So ang pag-usapan naman natin, retail dollar bond, kasi nga dollar investing, no, ang ating topic this evening. So retail dollar bonds, ang retail dollar bond dito sa Pilipinas ay nagkaroon ng unang-una niyan noong October 2021. So last year, no. At ako, I was very excited when when the Treasury Department, no, yung Bureau of Treasury natin ay nilabas ito. Ang minimum investment dito ay $300. So, well, hindi mo na makukuha ngayon ito diretso from the Treasury, ano? Kasi tapos na yung offer period nila. So, sa secondary market ka na bibili. So, mag-ipagtatanong mo yan kung sino yung gustong magbenta ng kanilang retail dollar bond. So, pwede kang mag-inquire. Pero napakahirap usually sa secondary market. Volume ang pinag-uusapan. Pero, yun, ano? $300 yung minimum investment amount. So hopefully maglabas ulit ang Bureau of Treasury nito at abangan natin kasi i-announce natin yan. No? After nun, in multiples of $100 na. No? So $300 minimum investment amount. Tapos kapag masusundan na, multiples of 100. So 400, 500, 600. No? And because this is a dollar bond, this is a bond, this is 100% government guaranteed. Ang interest rate nito, ang 5-year term ay 1.375%, net niya ay 1.1%, okay? Tapos ang 10-year term ay 2.25%, ang net ng interest nito ay 1.8%, okay? Tapos quarterly ang payment ng kanilang interest, okay? So yung retail dollar bond, katulad ng retail treasury bond or RTC, ito ay programa ng gobyerno para sa mga maliliit na investors para sa kanyang financial inclusion objective para rin magkaroon ng pagkakataon yung mga maliliit na investors na magkaroon ng diversification ng kanilang portfolio. At nakakatulong tayo sa economic recovery natin dahil ito nga ay pera na inuutang sa atin ng ating gobyerno para sa kanyang mga proyekto. Sana nga lang, di ba, walang gagamitin sa corruption. Eh bakit naman boboto pa tayo dun sa mga napatunayan na, no, na may corruption at saka mayroon ng track record ng corruption. Dun na tayo sa wala, 'di ba? Yung mga may 3 taon na sunod-sunod na non-qualified opinion mula sa Commission on Audit kanon, 'di ba? So paano tayo mag-open? Pwede 'yan sa mga selected commercial banks at ito po yung aking ginagamit. Well, itong dalawa hindi ko pa nasusubukan, Land Bank at saka OF Bank, pero gusto ko sila dahil these are government financial institutions. Ang ginagamit ko ngayon ay itong bonds.ph, okay? So, paano ko siya ginawa, no? So, una ay pinagbukas muna ako ng retail dollar bond settlement account. So, previously, meron na akong bank account sa kanila, no, na peso. Tapos nag-open ako ng dollar, no? So yung settlement account ay ito ay ginagamit where the interest and principal will be deposited. So yung payouts ng interest ng ating retail dollar bond dito sa retail doon sa US dollar settlement account siya ilalagay. So hindi siya nagko-compound, hindi siya madadagdag doon sa principal. So dito sa ano na to, sa bonds.ph, pag nag-open ka, i-waive nila yung initial minimum deposit and average maintaining balance requirement for the US dollar bank account. Okay? So ito nga ay nag-umpisa nung October, ano? So ito ngayon makikita ninyo, no? Ito yung so kumuha ko ng 5 years at saka kumuha ko ng 10 years, no? Trinay ko lang muna 400. Pero doon sa isang banko namin, doon sa mas malaki, doon kami naglagay kasi nga app ito eh, apps ng ganyan-ganyan, parang nakakakaba, 'di ba? So, nung sa malaking transaction ay pinadaan pa rin namin doon sa aming account officer. Okay? So, retail dollar bond that will be due 5 years which is on which is 2026, no? $400 makikita mo diyan. Tapos ang market value niya ay $400 din. Which means kapag kinailangan ko siya, ay pwede ko siyang ibenta. At ang sinasabi ng bonds.ph ay ang market value ay $400 din. Baka malamang mayroong bibili yan ng $400 din. So hindi ka malulugi, no? 10 years retail dollar bond, 2031 naman siya due, no? Nakikita nyo dyan. So 400 din. So 15,400 yung kinuha ko. Okay? Tapos dun sa settlement account ko, 'di ba? Sabi every quarter siya. So October 'yon last year, so one quarter natapos na ng December.
So pagkatapos ng December, nakapost na ng January. So ito yung coupon payment. Ito yung for the $10, ay 10 years, mas mataas. 400 yung nilagay ko, $2.25. Net na yan, ha? Tapos yung sa isa naman, dun sa 5 years ay 1.38 yung aking kinita, no? So meron ako ngayong $3.63 doon sa aking settlement account na US dollar doon sa facility na ito. Which means, okay lang na 3.63 lang yung nandun kasi nga, hindi winave nila yung minimum maintaining balance, no, na requirement. So hindi siya nababawasan. Okay? So when we are investing in bonds, ano nga ba yung bond muna, no? Ang bond, ito ay debt instrument issued by the government and corporations to fund their projects. So pwedeng government bond yan or corporate bond. The borrower is called the bond issuer and the lender is called the bondholder, no? So yung treasury bills or treasury bonds, these are given by the government, also called government securities, backed by the full taxing power and ability to print money of the of the government. So it's called treasury because it comes from the Philippine Bureau of Treasury. Okay. So saan makakabili ng bond? Direct from the bond issuer or issuing company through the broker. Pwede rin sa banks, no? Sa branch, sa online banking or sa apps. Pwede rin itong sa bibilhin natin sa mga bond funds ng UITF, MF or VUL, pero alam niyo naman, ayoko talaga ng VUL. So binanggit lang natin, pero huwag niyo nang patulan 'yan. Wrong 'yan, okay? Scriptless registry, wala pong physical certificate na makukuha. And we should buy from government securities eligible dealers. Okay? So ang treasury bills, ito usually ay nagmamature within 1 year at ang tenor nito ay 91, 182, and 364 days. And this is sold at a discount rate based on the face value. So for example, sasabihin nila ay ang discount rate ay 2%. Ang babayaran mo ay, for example, 98, no? Instead, tapos kapag nagmature, bibigyan ka ng 100. Ganun yun. Okay? Yung treasury bond, these are government securities with longer than 1 year maturity. So usually 2, 5, 7, 10, 20, and 25 years. They pay quarterly, semi-annual, or annual yung interest niyan, no? So yung income from bond investing, we earn interest from the bond, which is usually higher than bank deposits. So selling the bond in the secondary market, we could earn capital gains or a loss, no? Depending kung ano yung rate na makukuha mo. Freelancing or running your own business is not all fun and games the way most people make it out to be. Check out TaxSumo. It lets freelancers, business owners, and self-employed professionals file taxes online in minutes. That way, you can focus more on your passion and stop worrying on taxes. Sign up with us at www.taxsumo.com.